And welcome po sa ating patuloy na paghinilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay May 17, araw ng Biyernes, at ang ating pong ebanghelyong paghinilayan sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 16, mga talata 1 hanggang 6. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay pasimula ng tinatawag nating farewell discourse ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, pagkatapos hugasan nito ang paa ng mga alagad. Sa pagkakataon po ito ay inihahanda ni Hesus ang kalooban ng kanyang mga alagad sa kakaharaping pagpapakasakit at kamatayan. Ang sabi nga po ni Hesus sa ating Ebanghelyo sa kanila, huwag silang mabalisa, pagkos manalig sila sa Diyos at manalig din sila sa Kanya. Sinasabi ng Panginoon na sa halip na sila'y mag-alala, sila'y matakot, sila'y mabalisa, ay dapat mas palalimin pa nila ang kanilang pananampalataya, sapagkat ang kanyang pag-alis ay hindi panghabang buhay na paglilisan, kundi isang paghahanda para sa kanila upang makasama nila ang Diyos Ama. Pero kahit po sa ating ebanghelyo, kahit na po ang ating isa sa mga alagad ni Jesus na si Tomas, ay hindi rin po maintindihan ang pananalita ng ating Panginoong Jesus nung sinabi niya, kapag naipaghanda na sila na matitirhan, babalik siya at isasama sila sa kinaroroonan ng ating Panginoon. At alam na nila ang daan patungo sa pupuntahan niya. Ngunit ano po ang tungkol ni Tomas? Panginoon, paano po namin malalaman ang daan? Ano po ang sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mga kapatid, ito pong deklarasyon ng ating Panginoong Jesus na siya bilang daan, katotohanan, at ang buhay ay nagpapakita lamang na siya at ang Ama ay iisa, na wala pong ibang pamamaraan para ating makamtan o para ating marating ang Ama kundi sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus. Ang patuloy na pananampalataya, ang patuloy na pagsasabuhay ng kanyang mga iniutos, ang patuloy na pagsunod sa habilin sa ating ng Panginoon, yan po ang pamamaraan para marating natin ang kinaroroonan ng Ama. Sabi nga po ni Santa Teresa ng Avila, solo Diyos basta. Sapat na ang Diyos sa kanyang buhay. Tunay nga po naman, na ang Diyos ay sapat na. Halimbawa bilang pundasyon ng ating kasiyahan, kagalakan dito sa lupa. Sapat na ang Diyos para maging gabay natin sa paglalakbay dito sa lupang ibabaw. Sapat na ang Diyos bilang tuhod sa dinami-dami ng problema at unos na nararanasan natin sa ating buhay. Sapat ng Diyos para matugunan ang ating pangungulila sa ating mga mahal sa buhay. Sapat na po ang ating Panginoong Jesus para masilayan ang buha ng pag-ibig, habag at awa ng Diyos dito sa lupa. Sapat na po si Jesus ang pagsunod sa kanyang mga utos, ang pagsasabuhay ng kanyang mga habilin para ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Muli po mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa salitang law, ang salita ng Diyos na nagbibigay ng law sa ating buhay. God bless us all.